Tanmang sulok ng daigdig tayo pumunta, o anumang profesyon ang ating pipiliin sa hinaharap, mahalaga ang karunungan ng bawat isa sa pagpapahayag ng kanyang naiisip at nararamdaman kaugnay sa isang sitwasyon. Ano nga ba ang wika? Sa pananaw ni Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at sinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Bigyang tuon natin ang kanyang pahayag kaugnay sa wika. Una, inilahad niya na ang wika ay masistemang balangkas. Pangalawa, ang wika rin daw ay pinipili at sinasaayos. At ang huli, ang wika ay ginagamit ng tao. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Ginagamit ng mga Pilipino ang tabo. Kagamitan kasi ito na meron tayo sa tuwing tayo ay naliligo. Walang tabo sa wikang Ingles dahil hindi ito bahagi ng kanilang kultura. Ayon naman kay Archibald Hill, ang wika ay ang pinaka-elaborate na gawain pantao. Nangangahulugang na ipahahayag natin sa mahusay na pamamaraan ang mga gawaing pantao sa pamamagitan ng wika. Halimbawa, nais mong ibahagi ang husay mo sa pagluluto. Maaari kang magsulat ng libro, gumawa ng DIY video na usong-uso ngayon gamit ang wika at teknolohiya. Ano-ano nga ba ang katangian ng wika? Una, ang wika ay masistemang balangkas. Nangangahulugang isinasaayos natin bilang mga tao na gumagamit ng wika ang tunog sa layuning makabuo, umabuo ang mga salita. Tandaan natin, ang punema ay tumutukoy sa makabuluhang tunog. Ang morpema naman ay ang pagsasama ng makabuluhang tunog upang mabuo ang salita. Ang parala at pangungusap naman ay ang pagsasama-sama ng makabuluhang salita upang makabuo ng pangungusap. Mula sa pagkakabuo ng punema, nabubuo ang morpema. At sa pagkasama-sama naman ng morpema, nabubuo ang parirala at pangungusap. Ang wika rin ay sinasalitang tunog. Pansinin ang ilan sa bahagi ng inyong katawan. May dila kayo, ilong, ngipin, babagtingang tinig, labi at iba pa. Ang mga ito ay nagkakaisa upang ang isang tao ay makalikha ng tunog. Karamihan sa atin ay may kapasidad na makapagsalita ng normal dala ng disenyo ng ating katawan. Ang bawat bahagi ay nagtutulungan upang makabuo tayo ng tunog. Salamat sa ating dakilang tagapaglikha. Ang wika rin ay pinipili at isinasaayos. Bawat wika ay may natanging paraan ng pagkakaayos ng kanyang ideya at kahulugan. Halimbawa, sa wikang Kangkanaoy, sinunan ngadan mo. Sa Ilocano naman, anya tinagan mo. Sa Filipino, anong pangalan mo? Napakasimpleng pangungusap, ngunit ito'y dumaan sa mabusising proseso upang maging ganap na bahagi ng ating pang-araw-araw na pahayag at bokabularyo. Ang wika rin ay arbitraryo. Nangangahulugan na ang wika ay di namamalayang pinagkakasunduan. Ano-ano ang mga salita sa tingin ninyo ang hindi namamalayang pinagkakasunduan ng ilang mga kabataan ngayon? Di ba may BRB kayo na nangangahulugang be right back? Meron din kayong DIY na nangangahulugang do it yourself. Meron din kayong IDK o I don't know. Meron din kayong emo o imho na nangangahulugang in my honest o humble opinion. Meron din kayong JK o just kidding. Meron kayong LOL o laugh out loud. Meron din kayong OT na off the topic.
ATM at the moment. Hindi ba bilang mga kabataan ay nagkakaintindihan kayo gamit ang salitang ito? Ito ay sa kadahilanan ang isang salitaman ay nakaaasiwang gamitin sa una, ngunit kung ito ay palagi ang ginagamit, nagiging bahagi na ito ng ating bokabularyo. Ang wika ay ginagamit. Saan natin ginagamit ang wika? Sa pang-araw-araw na gawain. Ginagamit natin ang wika upang malaya nating ihayag ang ating naiisip, damdamin at pangarap. Ang wika rin ay batay sa kultura. Lahat ng wika na nilikha ng tao ay nakaangkla sa sarili nitong tradisyon. Halimbawa, ang panagbanga. Ito ay isang festival sa lungsod ng Baguio na itinatanghal ang husay ng mga taga Baguio sa pagsayaw. Pinakikita rin dito ang masaganang ani ng mga pananim kagaya ng bulaklak at mga gulay. Kayo, anong festival meron kayo? Kung meron kaming kanyaw sa Cordillera, anong natatanging paniniwala o sayaw meron kayo? Kung mayroon kaming utag at pinikpikan, ito'y mga natatanging pagkain ng mga igorot, ano namang pagkain meron kayo? Kung meron kaming inayans ng mga igorot upang ihayag ang bawal, ano namang natatanging salita na may kaugnayan sa pagdidisiplina mayroon sa inyong lugar? Ang wika rin ay nagbabago. Nagbabago ito upang mapanatili itong buhay. Sa ayaw at gusto ng gumagamit ng wika, kailangan ang wika ay tumanggap ng mga terminolohiya na bunga ng modernisasyon. Kaya nga sa wikang Pilipino, tumatanggap tayo ng mga technical terms. Halimbawa, bright light, a ring light, blogger, logger, i-upload, i-download, subscribe, share, notification button. Ang wikang Pilipino ay nangangailangan. Ang wikang Pilipino ay nangangailangang sumunod sa uso upang manatiling buhay.